Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Ang inyong napapanood ay aktwal na modus kung paano sinasalat at dukuti ng mga kalalakihan ang gamit ng mga biktima mula probinsya. Nakararating lang sakay ng barko galing South Harbor. Maynila, sentro ng lahat. Nagsisilbing daanan sa iba't ibang syudad. Patungong Quezon City, Caloocan at Navotas, Pasig at Mandaluyong, Parañaque, Pasay, Taguig at Makati. Makulay at maingay na kapaligiran ng Maynila ang nagbibigay buhay sa syudad. Maynila sa gabi. Attraction din ang makukulay na ilaw mula sa mga naglalakihang establosamiento. Ilan sa mga dinarayo sa Maynila ang makasaysayang Luneta Park. Fort Santiago. Ang Walled City ng Intramuros. At ang Manila Cathedral. Pero ang main attraction ng syudad at pang-akit sa mga dayuhang turista, maging sa mga Pinoy na galing sa mga probinsya, ay ang Manila Bay Sunset. Subalit, sa kabila ng kagandahan ng Maynila, hindi maitatago sa mga residente ng lungsod. Sila ang mga salat, mga pulubing tambay araw-araw makikita sa lansangan. Salat sa pangangailangan, sa gilid-gilid lang ng kalye matatagpuan.
salat din sa kabuhayan. Kaya't iba't ibang diskarte ng paraang mabuhay lang. Kalimit ang dahilan ng pagiging paglabag niya sa batas ay yung kahirapan at kagutuman. Kasi kung meron namang regular na trabaho ang mga taong to, hindi naman sila mang-hold up o magnanakaw. Pagnanakaw, yun talagang gagawin ng isang taong nagugutom. Ilan sa mga salat ay naninirahan sa labas lamang ng South Harbor, isa sa pangunahing daungang patungong Maynila. Kilala bilang Premier International Gateway ang South Harbor, ang pinakamalaking pantalan sa Pilipinas kung saan matatagpuan ang iba't ibang klase ng inter-island vessels. Kasaysayan kasi ng Tondo, commercial center yan dati, halos ng buong Manila at ng Pilipinas, panahon pa ng mga Kastila. Yung mga galing sa probinsya, doon silang tayo ng bahay, tatrabaho sila. Sa kahit anong makuha ng trabaho, may kinalaman sa shipping industry. Yung mga tao dito, over the years, generation after generation, nagkaroon na ng mga tinatawag na slums. Alam natin yung trabaho sa pier ay hindi yan regular. O, may regular, pero hindi karamihan nagtatrabaho dyan ay regular yung trabaho. Yung meron dyan, pakayawan lang. So isipin natin yung ganong klaseng setup na nagpapatuloy decades after decades, generation after generation. Meron dyan ilang tao talaga na mawawalan ng oportunidad doon sa formal employment. At sila din kasi yung madaling matukso sa mga criminal activities. Mula Lunes, Miyerkules at Biyernes, ang dating ng mga pasahero sa Maynila North at South Harbor. Para sa mga driver ng pampasaherong jeep, taxi, FX van at padyak, ang dagsa ng mga tao ay oportunidad para kumita. Kaya naman ang mga salat, oportunidad din ito para magkalaman ng tiyan, hindi mahalaga kung mali o tama. Sa biglang tingin, normal lang na mga tambay sa kanto ng Bonifacio Drive ang grupo ng kalalakihang ito. Hindi pinapansin ng mga nagdadaan ng mga tao. Umaaktong barker ng mga jeep at nagtatawag ng pasahero. Pagdating ng barko at dagsa ng mga pasahero, ang pagkakataon ng barker ng mga jeep. Kapag nabasa na nila ang kanilang bibiktimahin, malakuyog nilang sasalubungin. Walang pumapansin sa kanilang pinagagawa. Dito, nabubuo ang modus. Kung anong ginagawa ng grupo kinabibilangan mo, yun na rin ang ginagawa mo. So kung lumaki ka sa isang komunidad na environment doon, ay ganun, may mga ganun klaseng pamumuhay, na-adapt na nila yun eh. Kahit na alam nating illegal, pero dahil yun ang kinamulata natin, illegal pero okay, kasi maraming gumagawa. Araw-araw nakikita ni Jojo ang aktibidades ng grupo ng Salat sa pier. Doon po sila nag-aabang doon sa gilid. Pagdating ng may mga pasahero na, titira naman ulit sila. Ibinudyag ni Jojo ang estilo ng bawat players ng grupo tuwing mambibiktima. Pagka may dumating na barko o kaya yung paalis ng barko, yung mga kawawang biktima nila, sinasalubong nila kagad sa jeep. Magbobolontare sila, nabubuhatin yung bag nila. Pero yung iba, nasa likod, kinukuha na yung gamit nila. Kung may wallet man sila na nasa likod, dudukotin na ng kasama nila. Ang mga cellphone, alahas, agad na ibebenta matapos masalat ng grupo. Pag nakakuha na sila, tatakbo sila. Ngayon, kunyari, sasakay ng jeep. Pagdating doon sa unang, bababa. Pero binibenta din sa doon lang sa paligid lang din, sa unahan lang ng area papunta doon. Dahil kay Jojo, nagka-interes ang bitag.
Saka habaan ng Bonifacio Drive sa likod ng Manila Hotel kung saan katabi lang ang presinto ng Manila Police District. Naispatan ng bitag surveillance team ang grupo ng mga salat. Malilikot na mga mata. Malakuyog kung sumasalubong sa bawat pasaherong bumababa ng jeep. At pilit na kinukuha mga bagahe ng pasahero. Kapansin-pansin din ang sinisinghot na mga grupo ng salat bago isagawa ang modus. Dahil may inhalants na ganyan, ang tendency mas lumalakas yung loob ko. Nakakagawa ko ng something na masama eh. Hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na makonsensya. Base sa surveillance video na nakuna ng bitag, isa-isang binibigyang mukha ng gwardyang si Jojo ang mga salat sa Pier 15 ng Manila South Harbor. Ah, ito po si Brian. Tapos yung asawa niya, ito naman yung Montes. Kapag nakakuha na siya ng items, pinapasa niya kagad dito sa asawa niya para walang ebidensya, kahit mahuli siya. Ah, ito naman si, si Pilay yan eh. Ito si Jumar. Atende rin yan, bata pa yan, pero grabe yung kung tumira. Ito naman siya na si Bakla. Ipinaliwanag din ni Jojo ang stilong pananalat ng grupo. Nakikisalamo ko sila sa ano. Kunyari, mag-assist sila sa tao, pero makakita sila ng ano dyan, pagkataon, living waiting kagad nila yung wallet or cellphone. Ito. Binubuhat. Pero pagka may ano yan, makita siya na pagkataon dyan, ito mo yung mga mata nila at saka yung mga kamay. Malikot ang mga kamay nila. Dahil kung ano makita nila dyan, automatic kablot yan. Kaya tudukotin. O sa may silip sila sa jeep. Dahil kung may mga nagtitiks dyan, pag gunang sasakyan, automatic kahablotin na nila. Ito ang surveillance video ng bitag sa grupo sa Pier 15. Ang mga pasaherong bumababa ng jeep na may dalang malalaking bagahe ang target ng grupo ng salat. Pilit na kukunin ang bag habang ang ibang miyembro ay malilikot na mga mata. Gamit ang kapirasong karton na ginawang signboard, tatakpan ang bag ng biktima, saka sinisipat kung merong masasalat. Ang mamang ito mukhang nakatunog sa malakuyog nilang estilo. Agad kinapa ang kanya mga bulsa matapos dikitan ng mga kalalakihan. Sa gabi, may naispatan sila sa loob ng jeep. Ang target, cellphone ng isang pasahero. Hindi niya nasalat ang cellphone. Pilit na hinabol ang jeep. Sa ikatlong araw ng pagmamanman ng bitag, nakatawag ng pansin ang babaeng nakaabang ng jeep sa waiting shed na ito nakapwesto ang grupo. Ilang sandali pa, isang miyembro ng grupo ang lumapit sa dalaga. Sinundan siya ng isang lalaki. Segundo lang ang pagitan sa pag-ikot ng dalaga, punterya ng suspect ang wallet na nasalat mula sa kanyang bag. Ang mahirap na tao, typically ganito sila magdesisyon. Mahirap ako,
ito yung mga problema ko ngayon, kapos kami sa pera, kapos kami ng kakainin, wala kaming kakainin mamayang gabi. Bukas, ito pa rin yung problema ko. Next week, ito pa rin problema ko. Next month, next year, ito pa rin problema ko. Hanggat hindi ako, let's say, nananalo sa loto, o nabibigyan ng trabaho na above minimum wage yung sahod, ito yung problema ko. Sa ganung klaseng buhay, pag nag-open yung opportunity na mabigyan sila ng ginhawa, ginagrab na kagad nila. Kasi nga, alam nila bukas, ito na ang problema namin eh. Hindi naman kasi kagad mawawala yun. So, lahat tayo, ipinapantay natin yung sarili natin dun sa standard of living. Kung ano naman yung nakapaloob dun, maayos na bahay, maayos na damit, gadgets, ganyan. Parte na kasi yan ngayon eh. Kaya hindi natin masisisi yung mga, kahit yung mga criminal na wala akong cellphone, maagaw akong cellphone. Base sa videong nakuna ng bitag, mapapansin halos puro kabataan ang miyembro ng sindikatong Salat na nambibiktima sa mga pasahero sa South Harbor. Kung titignan mo maigi, no, parang akala mo pala lang, naglalakad lang na ganun. Pero actually, it was a learned behavior. Probably, na-acquire nila itong ganitong klaseng na movements, yung parang pagkuyog na ganyan, everything. Kasi, na-consider nila na, oops, ang dali pala. Oops, wala naman palang manghuhuli. Na-adapt na nila yun eh. Parang sa kanila, although alam nila illegal, illegal pero okay kasi maraming gumagawa. Lalo na kung yung mismong kapamilya mo yung gumagawa, involved sa mga criminal activity o anumang bagay na illegal sa mata ng batas. Ito yung mga batang laki sa lansangan eh. Wala rin akong nakita ro na itong mga batang ito ay may trabaho na ginagawa na maaaring pagkakitaan. So ang conclusion ko ron, eh, ibang binabantay ng mga ito eh. Yung mabibiktima nila. Hindi na rin kaiba sa pamunuan ng Manila Police District ang estilo ng mga Salat. Ayon kay Chief Inspector Erwin Margarejo, nasa hanay ng street crimes ang estilo ng mga Salat. Merong robbery snatching na category. Meron din nakita ko na pickpocketing or theft yung offense na na-violate ng ating mga suspects. Kaya gumagawa ng criminal isang tao, merong oportunidad na makagawa. Bakit kamo? Walang nakabantay na pulis eh. At ang mga tao, hindi nag-iingat naman. On the other hand. Saka yung tinatawag na temptation. Kung puno ng alaas ang katawan mo, eh, susceptible kang ma-hold up in. Kaya tao, dapat mag-ingat din. Dahil hindi sila pinapansin at dinadaanan lamang sa lansangan, hindi pinapansin kasi nandun yung, una, nandun yung pakiramdam na hindi ko naman sila kilala. Hindi ako dapat gano'ng makialam. May tinatawag sa social psychology na bystander effect, na kung saan, sa isang malaking grupo o crowd, yung isang tao iniisip niya, pag may nakita siyang, ambawa, krimen, hindi siya kagad makaka-acto kasi ang iniisip niya, yung iba, a-acto na. Parang may kikilos naman eh. So parang standby lang muna ako. Hindi niya alam, yung ibang nasa crowd, ganun din iniisip. So kung lahat sila inisip ganun, walang kikilos. Basta matuwid natin eh, ano pa kialam ko kung hindi naman ako pinakikialaman. Nagiging dahilan ka rin ng paglaganap ng delinquency ng mga kabataan. Bihira rin silang maging subject ng operasyon ng mga otoridad. Sabihin na natin na hindi lang sa walang pumapansin, pero kasi mapakulong man sila o hindi, wala na silang konsensya. So nandun yung lakas ng loob para gumawa ng hindi maganda. Yung mga sibilyan na dapat pumansin sa kanila, tatakot. Dahil hindi naman mga talagang bata yan eh. Mga developing criminals yan eh. Of course, sometimes well-developed criminals eh. Because they are the future, sila ang future criminals ng ating bansa eh. Nakakabahala ang pagbabaliwala sa mga taong kapareho nila dahil posibleng maaring bumagsak sila sa kamay ng malalakit organisadong sindikato ng krimen. Yung criminal activities, pwedeng nagsimula sa malilit na grupo, pero alam natin, namimaintain yan na mahabang panahon sa tulong ng mga, yun ang malalaking sindikato. At sila nga yung nagiging mga recruits
madali ma-recruit kasi easy money. Yung mga bata na yun, maliit pa lang, may mga nag-aalaga na rin. Hanggang sa tumanda sila, alaga sila ng mga sindikato. Dire-diretso ang kanilang pagiging criminal. Training ground nila yung ginagawa nila sa ngayon, na bata pa sila eh. Eh, hindi mo na kailangan ng mga impluensya dyan ng ibang tao, ibang criminals. Dahil sa sila lang mismo, natutunay. Ang area of operation ng mga salat, nasa likod lang ng Manila Hotel kung saan matatagpuan ng Luneta Police Department ng Manila Police District. Isang dura lang ang layo sa lugar kung saan ang bibiktima ang mga grupo ng salat. Ayon sa MPD Theft and Robbery Division, matagal nilang alam ang aktibidades ng grupo ng salat. Hanggang ngayon meron pa yan. Lalo kapag doon sa pier, lagi doon nangyayari, ibig sabihin tinotroubleshoot yan. Lalo kapag beat patrol, nagbi-beat patrol yung mga pulis, pupunta doon sa iniikot yung mga area, mga mandurukot naman, binabantayan yung mga pulis. At pag wala ng pulis, saka sila mabibiktima, sumasalisi naman sila. Bakit hindi gumawa ng isang program ang law enforcers na kayo, alam namin na ganyan ang ginagawa nyo, so siguro ang pwede namin gawin, magtrabaho kayo doon sa presinto, kayo ang tumulong doon sa ganito, yung may program. Ang problema, walang programa. Pangalawa, alam nila, abala. Pangatlo, mas maigi siguro na sa kanila, kung may mag-complain na lang, tsaka na lang. But definitely, being a law enforcer means na talagang ipatutupad yung batas, ipagtitibay yung nararapat. And definitely, siguro kasi kahit na may awareness, alam nila walang sumisita, so walang mali. Masakit na maaaring gawin ng isang tagapagpatupad ng batas, halimbawa ng pulis, yung nakakikita na siya ng mga gumawa ng krimen, tatalikod lang, hindi pa pansinin. Bakit ka mo? Wala akong kikitain dyan eh. Yun ang masakit sa lahat. Sometimes, itong mga pulis na salbahe, siya pang nagangalaga sa mga batang ito. Kung sa araw ay nasa kahabaan ng Bonifacio Drive nakatambay ang mga salat, nagiging mas agresibo sila sa gabi. Sinasalubong na nila ang mga pasahero sa main gate ng pier. Sa ganitong estilo, hindi sila nakikita at mas nakakasabay sila sa buhos ng mga tao. Mabilis na isasagawa ang pagsasalat sa kanilang mga biktima. Hanggat patuloy ang paglobo ng bilang ng salat sa ating lipunan, salat sa pangangailangan, salat sa pagkain, salat sa tirahan, salat sa kalaman, marami ang mahuhulog sa bitag ng kasamaan. Lolobo din ng bilang ng mga ganitong uring krimen. Babala. Ang mga grupo ng salat ay matatagpuan din sa labas ng mga terminal ng bus, daungan ng barko, sa mga pantalan, sa labas ng paliparan. Sinasalubong ang mga pasahero na nagbibit-bit ng gamit, nagmamagandang loob sa kanilang serbisyo. Maging listo sa inyong mga gamit. Ang mga naipakitang mukha ng mga inarereklamong individual sa palabas na ito ay nananatiling inosente hanggat hindi napapatunayan ang kanilang pagkakasala sa hukuman.